Isang napakagandang balita patungkol sa paglakas ng ating hukbong sandatahan, ang ating antabayanan pagsapit ng buwan ng Disyembre. Ito ay dahil kung noon, ay parang nambobola lang ang mga senador, pero ngayon, ay parang may nakikita tayong pagbabago sa kanila, dahil sa mga nakakagalit na panghahamak ng China sa ating kakayahan. Seryosong nagbigay ng isang madiin na pangako si Senate President Juan Miguel Zebiri noong Miyerkules, na bagamat aprobado na ng Kongreso ang 229 na bilyong pesong proposed budget ng Department of National Defense, kung saan 50 bilyong peso ay para sa AFP modernization, kanyang pinangako na madadagdagan ito ng malaki pagsapit ng Disyembre. Para sa mga di pa nakakaalam, ang December ay ang buwan kung saan pipirmahan na ng Pangulo ang final version ng National Expenditures Programs para sa susunod na taon, at ito ay ganap ng magiging batas. Ang mga final version ng Kongreso ngayon ay inaakyat pa sa Senado, at tatalakayin, rerepasuhin at pwedeng baguhin pa ng Senado bago pipirmahan ng Pangulo. Ayon kay Zebiri, ay kanilang narinig, nakita, at naintindihan nila ngayon, na kailangan na talaga ng malaking pondo ang AFP upang mabili ang kanilang pangangailangan upang hindi na mabuli ng China. May drastic change umano ang budget para sa AFP modernization pagsapit ng final version ng National Expenditures Program para sa 2024. Ibinunyag ni Secretary Gibo Teodoro na 115 billion pesos ang kanilang hiningi para sa AFP modernization upang masimula na ang procurement sa mga kagamitang nakahanda ng bibilhin, ngunit 50 bilyong peso lamang ang inaprobahan ng Kongreso. Dagdag pa ni Gibo, ang 50 bilyong peso na ito ay para lamang pambayad sa mga kagamitang binili at napirmahan noong Administrasyong Duterte. Ibig sabihin, kung hindi ito dagdagan ng Senado, ay wala tayong aasahang mga bagong kagamitang bibilhin ngayon at sa susunod na taon. Sagot agad ni Zebiri na siya at 10 ng kanyang kasamahan sa Senado ay nagkakaisa sa pagsuporta sa paglakas ng ating hukbong sandatahan na kanilang pipilitin na mabili agad ng ating AFP ang mga kagamitang nais nitong mabili ngayong taon at sa susunod pa upang kaya na ng ating puwersa ang makipaggunong braso sa mga barko ng China. Ayon kay Zebiri, kung talagang gusto nating makitang pumapalag ang ating hukbong sandatahan, dapat din nating ibigay ang mga kailangan nila. Walang dudang di tayo kulang sa katapangan, ngunit aanhin ito kung walang kagamitan. Sa pagtanong ni Zebiri kay Secretary Gibo tungkol sa realignment of priority ng AFP Modernization Program, binunyag ni Gibo na hindi lang pala Air Force ang bibilhan ng multi-role fighters, kundi pati na rin ang ating Navy. Matatandaan na binunyag ng hukbong sandatahan na may malaking pagbabago sa mga kagamitan na kanilang bibilhin dahil ang dating defense strategy ng bansa na nakafocus lamang sana sa literal defense o sa loob lamang ng malapit na kapaligiran ng ating teritoryo ay kanila nang babaguhin dahil upang epektibong madepensahan ang bansa ay kailangang saklaw ng kanilang kakayahan ang Blue Water Operations. Ito ay nangangahulugang ihahanay ng ating hukbong sandatahan ang kanilang sarili sa mga bansang may Blue Water Navy. Pinaliwanag ni Gibo na hindi lamang isang squadron ng multi-role fighters ang kanilang bibilhin, kundi napakarami pa. Ang pagkakaroon ng sarili fighter aircrafts ng ating Navy ay magbibigay sa kanila ng kakayahang mabilis na makapadala ng air support kung kakailanganin nila na hindi na nakadepende sa ating Air Force. Nais nilang tulad ng Amerika at iba pang mauunlad na bansa, ang ating Air Force ay nakatutok sa pagbabantay ng ating territorial airspace. Agad namang ni-reveal ni Zebiri na sa kanyang pakikipag-usap sa mga opisyal ng Amerika na inihanda na umano ng Amerika ang mga multi-role fighters na para sa Pilipinas at ayon sa impormasyon ay medyo marami ito. Sa katunayan, nitong nakaraang araw ay sinabi ng mga mambabatas ng Amerika
na pinupuri nila ang Pilipinas, sa matapang na pagputol ng floating barriers ng China sa Scarborough Shoal, ninaitago ng mga mambabatas ang inis at galit sa ginagawa ng China sa Pilipinas, kaya naman dapat na umanong madaliin na ang mga military assistance para sa Pilipinas, upang may magamit ito sa pagharap sa pang-aabuso ng China. Ang revelasyon na ito ni Zebiri ay isang katunayan sa mga pagbanggit din ni Secretary Gibo noong pag-commission sa isang Cessna Intelligence and Surveillance Aircraft noong nakaraang linggo, na marami pang mga kagamitang i-deliver ang Amerika sa Pilipinas sa susunod pa na mga araw. Ayon kay Zebiri, bagamat hindi brand new ang mga multi-role fighters na ito, ngunit good as brand new umano ito, tayo ay naniniwala na ito ay suporta sa mga balita noong mga nakaraang buwan, na upgraded refurbished F-16 multi-role fighters, ang matatanggap ng Pilipinas mula sa Amerika, bagamat duda tayong F-16 Viper ang ibigay, pero kahit ang Block 50 lang ng F-16, ay isang nakakakilabot na ito sa China. Ibinunyag din ni Zebiri, na kanilang ipapatanggal ang lahat ng equipments na donated ng China, na ginagamit sa operasyon ng Kagawaran ng Depensa, at ito ay kanilang papalitan, dahil ang mga ito ay banta sa ating seguridad, dahil maaring ginagamit ito ng China upang mangangispiya. Matatandaan, na maraming mga electronics equipments ang binigay ng nakaraang administrasyon sa ating Department of National Defense, na donasyon ng China, bilang pagpapakita na kaibigan natin sila. Ibinunyag ni Teodoro, na ang ahensya ay unang humiling ng 115 bilyong peso, ngunit nabigyan lamang ng 50 bilyon. Sa kanyang panig, sinabi ni Zebiri kay Gibo Teodoro na handang magbigay ng pondo ang Senado ngayong taon mismo, upang mapalitan ang anumang kagamitan, na sa tingin ng DND, ay banta sa seguridad. Magsasagawa rin aniya ng executive session ang Senado kasama ang DND, para pag-usapan ang mga pagsasaayos sa kanilang pondo, at ano ang uunahing bibilhin. Pinigyang din niya, na hindi nila hahayaang mabuli pa ang Pilipinas ng bansang China. Hindi tayo papayag na mabuli tayo ng ating kapitbahay sa Norte. Dahil dyan, naririnig ka namin ng malakas at malinaw. Kailangan natin ng higit pang pondo sa pagtatanggol sa ating proyekto sa modernisasyon. Nandito kami para suportahan ka. Makakakita ka ng malaking pagkakaiba sa iyong budget pagdating ngayong Disyembre, sabi ni Zebiri.